Guys, meron tayong i-review na isang content natin. May mga nagtatanong kasi kung okay nga ba lagyan ng preamp yung video key o amplifier para sa mga gustong mag-upgrade ng tunog. Okay siya, lalo na sa mga low budget, ganda at matibay rin naman. Akin nga, 2 years ko nang ginagamit, di naman nasisira. Kahit sa mic, di rin siya nagpe-feedback. Maganda yung bass niya, malakas, at yung tweeter niya talagang pino at lumalakas din. O kaya guys, bago tayo mag-umpisa, pasubscribe naman at i-share ang video nito. O, tara na. O guys, ito. Meron tayong dalawang klase ng BBE preamp. Ayan siya. Kasi ang mga preamp kasi iba-ibang mga klase yan. Meron tinatawag na exciter, sound BBE circuit, XR1075 BBE exciter or high resolution. Meron naman tinatawag na XR1075 BBE 2-channel preamplifier board upgrade hi-fi sound audio mixer. Yan ang mga iba-ibang mga kanang preamp o BBE. Meron pang sound circuit XR1075 BBE exciter high resolution single power supply. Ayan guys, ang mga klase ng mga BBE. Katulad ng isang to, ito siya, puro RCA siya ha. Ang kanyang pinaka input at saka output, puro RCA siya. Pero parehas din sa isang BBE na sound circuit na resolution. Parehas dyan, ito isa. Kaya nga lang, mas itong sa 450 UF yung kanyang capacitor. Meron isang switch at tatlo rin yung kanyang potentiometer. Ang kanyang pinaka supply 12 to 24 din. Ang kanyang input at output puro RCA siya. Oh, meron ka lang dalawa nito, pwede na siya. Simple kabit, halos hindi ka nagamit ng 3.5mm to RCA. Ganda, mas malaki ito dito sa isang preamp. Mas malaki siya hamak. Yan siya, oh. Mas malaki siya. Mas maganda, mas malaki ang tunog niya. Ang kanyang tweeter, medyo mas malaki kesa rito sa BBE circuit na high resolution. Ayan. Ang likod niya, ayan siya. Mas malaki. At puro siya RCA jack lang kanyang gamit. Ayan. 1075 CP. Alos pares din siya dito. Ayan guys, para sa mga low budget, okay na okay ito. Pwede 500, pwede 600. Umabot din ng 600 siya. Na mahigit pati shipping sa Shopee o sa Lazada. Ito halos 2 taon ko na itong gamit. Hindi naman siya sisira o nag-aabiriya. Maganda siya. Ayan. Ito nga ang kanyang supply. Ayan ang kanyang supply. 12 volts din siya. 2 amperes lang ang kanyang supply. Pero okay naman. Ayan. Kanyang itsura pro RCA siya at isang saksakan lang ng kanyang supply. Okay, ito naman yung isa. Itong isa ay RCA jack at 3.5mm ang kanyang kurutong. Ito 35 volts bali 1000 UF ang kanyang capacitor. Tatlo rin ang kanyang potentiometer, bass, volume, saka treble. Ayan, mayroon din siya. So, halos parehas, same din siya rito. Para sa mga low budget, okay ito. Hindi siya mahihina o madaling sira. Okay, so, dito sa mga, ito gumagamit din ako ng equalizer, DBX. Ito. Halos same lang din siya rito. Ang tunog niya. Ito mahal, halos maabot ng 2,000 TCB. Kaya makaka-save ka sa presyo niya. Halos sa tunog, wala rin pinagkaiba. Ang pagkakaiba lang itong isa,
ang kanyang vocal na ilalakas. Pero sa tunog, halos hindi din siya naglalayo. Katulad ng mga crossover o ganitong mga equalizer, halos same lang din siya. Kaya sa, para sa mga low budget, okay to. Hindi siya madaling masira. Maganda ang kanyang nagiging tunog. Yung bass, yan, halos nadodoble. Yung nga lang, paalala, huwag lang masyadong ilalakas natin ang bass at kasi masyadong malakas na magbigay ng bass. Kaya maaaring kung mga, ang inyong speaker ay medyo mababa ang wattage, eh baka masira. Yun lang ang muka dito. Kaya medyo-medyo lang ang kanyang bass na mga ganun 12 o'clock, yun lang ang dapat na naiikran. Depende sa inyo kung may lakas ang inyong speaker, okay lang, pwede rin siyang 2 o'clock o 3 o'clock, gano'n. Oh, guys, ngayon, te-testing natin sa ating isang unit kung paano siya tumunod. Halos talagang signal din dito. Halos, hindi rin siya masyadong nagkakalayo. Oh, liga, try natin. Oh, eto guys, kinapit na natin. Yan, testing na natin. Itong output niya, diretso dito sa input naman ng amplifier. Ayan siya. Dalawang RCA lang. Ito namang isang input ng BBE. Dito naman ito nakakonekta sa volume ng video. Okay. Nadiretso naman yon dito sa player. Ito ang kanyang RCA na dumiretso sa volume, dumiretso rito sa input ng kanyang BBE o ayan siya. Lakas natin ang volume, testing natin. Ayan, maganda tunog. Talagang kanyang tunog, buhay na buhay. Halos sumasakit-kit ang kanyang mga Twitter sa kalansing. Ganyan, ganyan kaganda tunog ng maximizer. Halos same nga kako siya sa equalizer. Ito ang kanyang van, Rebel. Yan, nawawala ang kanyang, mihina ang kanyang kalansing. Yan, lumalakas ang kanya. Ito naman ang bass. Lalakas natin yan. Halos nagpupurong bass niya. Talagang napakalaki ng tunog niya. Halos lumalagabog ang mga mali, ang bubong. Yan siya. Bakit din ang tunog. Ayan sa mga low budget, okay na siya. Chok na chok. At sa mic, hindi siya na ganong feedbacket. Napakasimple lang ikabit. Yan. Napakasimple lang sa ikabit. Yan. Napakasimple ikabit. Yan guys. Yung kanyang ating pinagtanggalan o pinagsampulan. Ganyan kaganda ang kanyang tunog. Talagang malaki ang naitutulong nitong BBE. Ito, tignan natin ang kanya talagang, i-off natin ang kanyang switch para makita nyo yung talagang normal na kanyang tunog. So, ayan. Mahina. Halos ang kanyang Twitter at kanyang bass. Halos malaki ang pagbabago. Malaki, malaki talaga ang pagbabago. Oh, subukan natin i-switch yung kanyang switch. Oh, ayan. Biglang busog na busog ang kanyang tunog. At ang kanyang Twitter talagang sumasakit-sit. Ganyan. Kaya sa mga low budget, tamang-tama siya sa halagang
900 lang, magkakaroon na kayo ng high quality na sounds. At ang inyong video, talagang malaki ang pagkakaiba sa walang nakalagay na ganito. So ayan sound, ayan na nga guys, kung may natutunan kayo sa aking video at sa mga iba pang nagtatanong kung talagang malaki ang pagbabago niya. Oh, ayun guys, dapat wag lang masyadong ilalakas ng tumbas. Kung medyo mahina nga lang ang inyong wattage ng inyong mga speaker, okay na yung mga half lang siya.